Salamat po sa pakikinig ng una at pangalawang yugto ng kwento ni Janela. Ngayon naman po ay ipagpapatuloy natin ang huling kabanata ng istorya niya. Pero bago po natin simulan, huwag niyo po sanang kalilimutang mag-subscribe dito sa aming channel. At pakihit na rin po ang bell notification para lagi kayong updated sa mga new videos na ia-upload namin. Maraming salamat po. Sa pagpapatuloy, kwento ni Mika ay madalang na daw kung umuwi ang kuya niya. Ni hindi nga daw niya alam kung may kinakasama na ba itong iba o nasa barkada lang. May pagkababaero daw kasi talaga ang kuya niya. Kaya sanay na daw sila dito na kung kailan gustong umuwi at saka lang uuwi. Nasaktan naman ako sa sinabi niyang yon. Pero hindi ko na lang ipinahalata. Ilang sandali naman nang magpaalam na sila ni Mama sa akin. Babalik na lang daw ito sa isang linggo. Masaya naman ako at nakadalaw si Mika. Kahit pa nagsinungaling ako sa kanya. Nasaktan naman ako sa kwento niya tungkol sa kuya niya. Doon ko kasi na-realize na tama lang na hindi ko na ipaalam pa sa kanilang lahat na siya talaga ang ama ng dinadala ko. Makalipas ang ilang buwan hanggang sa dumating na ang kapanganakan ko. Nasa hospital ako nung mga panahon na yon. At hindi ko inaasahang dadalawin ako ng taong pilit kong kinakalimutan. Bumisita sa akin si Mika. Pero hindi siya nag-iisa. Laking gulat ko na lang nang makita ko si Froilan na kasama niya. Oh Mika, sino kasama mo? Boyfriend mo? Tanong ni Mama dito. Ah, hindi po. Kuya ko po siya. Naikwento ko po kasi sa kanya na nanganak na si Ella. Tapos ayun po, nagulat na lang ako na gusto daw niyang sumama. Na gusto daw po niyang makita yung anak ni Ella. Wika nito. Habang nakikinig ako sa usapan nila Mama at Mika, ay abot naman ang kabang nararamdaman ko. Lalo na nung labitan ni Froilan ang sanggol na isinilang ko. Alam mo kuya, parang medyo may hawig sa'yo yung baby ni Ella. Kung hindi ko nga lang alam kung nasan yung ama nito, iisipin ko na ikaw ang nakabuntis sa kanya. Pagbibiro ni Mika. Nakita ko namang hindi kumibo si Froilan. Bagkos ay nakatitig lang ito sa sanggol. Hindi nagtagal, nauna na itong lumabas ng walang paalam. Kaya makalipas ang ilang sandali ay nagpaalam na rin si Mika. Mabilis namang lumipas ang panahon. Hanggang sa maging isang taon na ang aking anak. Buhat naman noon ay hindi na rin nagpakita pa sa akin si Froilan. Hindi na rin naman ako nakibalita pa kay Mika. Inisip ko na lang na hindi siya nararapat sa amin ng anak ko. Natama lang na inilihim ko sa lahat ang totoo. Ngunit sinabi ni Mika na parang may nagbago daw dito. Kung dati ay walang direksyon ang buhay at kung sino-sinong babae ang inuuwi nito sa bahay nila, mula daw nang magpunta sila sa hospital, ay tila nagbago ang buhay nito. Isang malaking palaisipan daw yon kay Mika. Lalo pat isang araw nang nagulat na lang daw sila nang yayain siya at ng mama niya na pumunta sa amin. Gulat at pagtataka ang mababaka sa mukha nila Lola at Mama. Maging ako ay nagtataka rin sa mga ikinikilos ni Froilan. Nagpunta nga sila sa amin kasama ang mama nila. Pilit naman daw tinatanong ni Mika ang kuya niya, ngunit hindi ito nagsasalita. Kaya pagdating nila sa amin, ay hindi na nakatiis ang mama niya. Ano ba, Froilan? Ngayong nandito na tayo kila Ella, siguro naman gusto mo nang sabihin niyang nasa isip mo. Hindi naman kami mga manghuhula dito lahat. Pagalit na sabi ng mama nila. Yes, ma. Ngayon malalaman nyo na ang lihim namin ni Ella.
Tugon nito sabay tingin sa akin. Kinakabahan naman ako sa sinabing yon ni Froilan. Lalo na't lahat sila ay nagtatakang nakatingin sa akin. At nagulat na lang kaming lahat nang may ilabas na singsing si Froilan. At sabihin sa akin nito ng, "Will you marry me?" Lahat naman sila ay kita ang pagtataka sa mga mata. Samantalang ako naman ay pagkagulat. Hindi ko kasi inaasahan yun. Lalong-lalo na naalukin ako nito ng kasal. Ano bang nangyayari? Pagtataka uling tanong ng mama ni Mika. "Ma, tita, patawarin niyo po kami ni Ella. Alam kong magugulat kayo sa sasabihin ko. Ako ang ama ng anak ni Ella." Pagtatapat nito. Lahat naman sila ay nagulat. Hindi makapaniwala sa ipinagtapat ni Froilan. Pagkatapos noon, ako naman ang hinarap nito. "Patawarin mo ko, Ella, kung natagalan. Alam ko, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko. Pero pagkatapos nung hindi ka na magparamdam sa akin noon, na-realize ko na iba na pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Lalo pa nung makita ko yung anak natin. Talagang sobra akong nagsisi. Kaya Ella, sana tanggapin mo ang pag-ibig ko." Maiyak-iyak na tanong ni Froilan sa akin. Nakita ko namang maiyak-iyak din sila mama at lola. Alam kong mali yun. Pero dahil sa mahal ko na rin naman ito, ay tinanggap ko ang pag-ibig niya. Hindi nakakamahalaga kung hindi pa kami masyadong magkakilala. Basta ang importante ay mahal na namin ang isa't isa. At syempre, may ama nang makikilala ang anak namin. Masaya naman silang lahat para sa amin. Wala namang tumutol sa desisyon namin na magpakasal. Niyakap ako ng mama ni Mika maging ito. Hindi daw ito makapaniwala na magiging isa na kaming pamilya. Kaya ng araw din yon ay napag-usapan na rin namin ang aming kasal. Kung kailan ito gaganapin. Hindi naman na namin pinagtagal pa ang kasal. Kahit simple lang ito ay masaya naman kaming lahat na naidaos yun. Pagkatapos ng kasal namin ni Froilan, umuwi na ako sa bahay ni Mama at doon kami tumira ni Froilan. Simula naman noon ay malaki ang ipinagbago nito. Ang dati nitong walang direksyon na buhay ay naging matuwid na. Naging responsableng asawa at ama ito sa amin. Kaya masayang masaya sila Mika dahil ako lang daw ang nagpatino sa kapatid niya. Ngayon, masaya kaming nagsasama ni Froilan. Kahit kasal na kami ay patuloy pa rin namin kinikilala ang isa't isa. Hindi man naging madali sa una, pero sinisubukan naming mag-adjust para sa isa't isa. Nakita ko rin malaki ang ipinagbago ni Froilan. Lalo na nang masundan pa ang anak namin. Ang dating babaero at happy-go-lucky, ngayon ay isa ng ulirang ama at haligi ng tahanan. Hindi man kami dumaan sa stage ng ligawan, ang mahalaga, naging happy ang ending namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Lubos na gumagalang, Janela.